Kaya you cannot move because you are not a member of this committee. Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak at saan with evidence. Ako po kabibig, kawawa pala itong si Marcoleta. Oo kabibig, si Rodante Marcoleta. Na-shock na lang siya kasi tinanggal na siya bilang vice chairman. Oo. At saka sa windang niya is pati pagiging member niya tanggal agad. Tinanggal as vice chairman, then kasali na pagiging member sa House of Appropriation. Grabe mga kabibig, panoorin ninyo ang video ha. Ganito ang martial law sa Kongreso. Ganito sila kung hindi susunod sa utos. Sino kaya nag-uutos-utos dyan? Hindi alam nyo na, itang baloslos. Kasi yung mga nasa Kongreso naman ng mga tao dyan, sila-sila lang yung nakakaalam. May mga ano sila bang mata-mata acting. Oo. Makikita mo naman na may mga signalis yung mga mata nila na ganito, ganyan. Di ba kita nyo naman, pati mupa nila nagsisignal-signal. Kawawa yung mga tao ba na sinusuportahan si VP Sara na tingnan nila na tama itong ganitong pamamahala pero pilit binabaluktot ng mga nasa kongresista, mga kongresistang ito. Panoorin nyo ang video kung ano ang iyong reaction. Kawawa si Marcoleta. Kaya nag-walk out siya, umalis siya. Kasi parang, anong gagawin ko dito? Hindi pala pinakikinggan yung boses ko, pati motion ko, hindi pinakikinggan kasi agad-agad talagang sinabog sa kanyang mata, sa kanyang mukha na hindi ka na member, hindi ka na vice chairman, tanggal ka na. Ewan ko eh. Grabe no? Ganun pala ang Kongreso, no? Buti na lang may mga hearing ganito, makikita natin yung totoong ugali nila. Kaya kayo, naku, huwag na kayo magpabudol, oy. Huwag na talaga, watch this video. Kaleta, you cannot move because you are not a member of this committee. It's good that you have raised that, Mr. Chair. I am a vice chair of this committee. On September 4, I was surprised because I saw the journal that I was replaced by my comrade. The question is, if I am replaced as a vice chair, does that automatically mean that I am removed as a member of this committee? Before you answer that, Mr. Chair, I think I need some legal basis before you answer that. Yes, your removal from the vice chair, you were removed in a plenary session, House Rules. Now, under Section 28 of the House Rules, it provides that the House shall, upon the recommendation of the Committee on Rules, organize committees, their membership, and jurisdiction. Therefore, your removal as vice chair and member of the House was a plenary action, and therefore, it should be the plenary who should include you as member or as vice chair. Thank you. Mr. Chair, it was very clear that I was removed as vice chair. I was not removed as a member. Because you were there was when you, there is this distinction between being a member and vice chair. If yes, I was removed as vice chair, but your appointment as vice chair, you were not appointed as member. Your appointment was as vice chair. So hindi naman po kayo Mr. Chair na as member bago kayo ginawang vice chair. Your immediate appointment was as vice chairman, and therefore your removal as vice chair will remove you as member also. Yun po yun. Well, that is plenary action. The committee has nothing to do with it. That is your opinion, Mr. Chair, but I am expecting that some kind of a basis should be presented that upon removal of a vice chair, that automatically also removes him as a member of that committee. That's all I am asking, Mr. Chair. Mr. Chairman. We have already answered the manifestation or the inquiry of the Honorable Marcoleta. Next to interpolate is, Mr. Chairman. Honorable. Mr. Chairman. Yes, with the permission, with the indulgence of Honorable Dionisio, I would like to recognize the Honorable Paduano. Mr. Chairman, under our rules, there's a motion for a point of order. And this is one of the highest motion that should be
ruled by the chairman. So, Mr. Chairman, just a parliamentary procedure, the chairman should recognize the person that moves for a point of order because that is one of the highest motion that should be recognized by the chairman. Thank you, Mr. Chairman. Noted, noted. Mr. Chair. Honorable Vice Chairman Abante. With the indulgence of Congressman Junicio, may I be recognized? Chairman, yes. Just a point of inquiry. There's a motion for a point of order, and I have stated that is the one of the highest, well, in fact, second highest motion. So the chairman should rule on that point of order that was raised by, I think it's Congressman Valerano. My point of order is that the chairman already ruled na he was removed as vice chairman of the Committee on Good Government and Public Accountabilities. That's it was already answered. It was already ruled, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Thank you po. So yun, kabibig, nakita yun na, no? At ito ang mga komento ng ilang netizen. Kawawa naman si Marcoleta. Nasa tamang landas siya na talagang nakita natin kung gaano siya kasensiro sa kanyang trabaho. Unfair ang ginagawa nila. Nako, ginaganyan nyo si Marcoleta. Hawak niya ang INC. Nako, ano kaya ang reaction ng INC, no? Ano kaya ang kanyang pakiramdam ngayon na pilit na parang binababa yung pagkatao ni Marcoleta? Totoo nga, kabibig. Si Marcoleta ang next nilang target. Harry Roque, nagtatago na daw si Harry Roque. Sabi nila, wanted na daw. Pinahahanap ng mga PNP. Ngayon, ang binabanata na naman nila si Marcoleta. Shock si Marcoleta, natanggal siya. Di ba, mga kabibig? So, ano yung komento tungkol dito? Yung mga sumusuporta kay VP Sara, baka sunod nilang tanggalin si Gloria Macapagal-Arroyo. Kasi alam naman nila, itong si Gloria Macapagal-Arroyo, ay of course, talagang sinusuportahan si VP Sara. Naku, isang malaking gulo. Ewan ko kung may power ba itong mga kongresistang ito matanggal si Gloria Macapagal-Arroyo. Diba? So ano ang iyong komento tungkol dito? Ano kaya ang reaction ng mga INC members sa ginawang panggigipit ng ilang kongresista kay Marcoleta? Maghihintay tayo ng official statement ni Representative Marcoleta sa nangyayari sa araw na ito nung biglang tinanggal siya bilang vice chairman, tapos agad-agad hindi na siya member. And he cannot do anything even though may motion siya na supply sa Kongreso is wala na talaga. Wala nang bearing, wala na talaga importansya sa mga kongresistang ito. Don't forget to like, subscribe, and share this video para marami nakakaalam.